back to our YouTube channel of Apat Family. Basta apat, tapat! Okay, Sir Default, so nandito na naman po ako para pag-usapan po natin at gagawin po natin today ang pag-i-inject po ng ating mga alagang baboy. So mag-i-inject po tayo ng vitamin sa kanila, yung Bilamil po yung i-inject natin sa kanila. Okay, so later po ay pag-uusapan po natin at sasagutin po natin ang tanong na ilang ml ng Bilamil or vitamins ang i-inject natin sa ating mga alagang baboy, biik, fattener at inahing baboy. At second, ilang beses nga ba po sa isang buwan ang pag-i-inject natin ng vitamins sa ating mga alagang baboy? Yan! So kung napanood ninyo ang ating previous videos, ito po. So yan, yung una na may content po na kung paano mag-inject ng vitamins sa ating mga alagang baboy, ay mula po sa araw na yan ay ngayon po ang ika-2 weeks or 15 days ng ating mga alagang baboy. So, ngayon pong araw na to ang ating inject vitamins na naman sa kanila. At ito pong pangalawa, ang previous video po natin, ay tungkol naman po sa pagpurga ng ating mga alagang baboy. So, bakit ko po kinunek yung mga videos na to sa ating content po ngayon? Or, bakit po connected ang mga videos na to sa content po natin ngayon? Dahil sa unang video po ay mula sa araw na yon, after 15 days or 2 weeks ay kailangan na naman po natin ulit injikan ang ating mga alagang baboy, which is today po yung araw na yon, yung ika-15 days. At sa second video po, natungkol po sa pagpupurga ng ating alagang baboy, napakahalaga po na after 1 to 3 days ay i-injikan na naman po natin sila ng vitamins, which is today din yon, pangalawang araw after mula nang napurga natin. So kung kaya ay ngayong araw na po to ay mag-i-inject po tayo ng vitamin sa ating mga alagang baboy. Ayan! So good morning sa lahat, at bago po natin uumpisahan ang ating pag-i-inject ay syempre po ay lilinisan muna natin ang mga kulungan ng ating mga alagang baboy. Pagkatapos ng paglilinis natin sa kanilang mga tirahan, ay isusunod po natin ang pag-i-inject ng vitamin sa kanila. Pagkatapos po ng pag-i-inject ng vitamins, ay papakainin na natin ang ating mga alagang baboy. Okay po, so sisimulan na po natin ang pag-i-inject ng vitamin sa ating mga alagang baboy. Pagpasensyahan niyo po, Sortiful, sana medyo malabo ang copy ng video natin dito. Hindi pala po nakafocus yung camera. But anyway, sisimulan na po natin. So ito po yung syringe na pwede nating mabili sa lahat po ng agri-vet supplies sa inyong lugar. So, ang ginagamit po natin ay 1 ml po na syringe. Itong 1 ml po na syringe ay maliit lang po ang kanyang karayom. So, hindi masyadong masasaktan yung mga alagang baboy natin. Ito din po yung dahilan kung bakit kami gumagamit ng 1 ml lang na syringe para hindi masyadong masasaktan yung mga alagang baboy namin kapag ini-injikan na namin. At ito pong Bilamil na vitamins ng ating mga alagang baboy ay mabibili niyo rin po ito sa lahat po ng agri-vet supplies sa inyong lugar. So nagkakahalaga po itong 100 ml na Bilamil ng 1,200 pesos. Pero pwede po kayong bumili ng hindi po 100 ml. Parang meron pong 50 ml. Ewan ko lang kung meron bang 25 ml. Pwede ring yung sa syringe lang. Doon lang kayo. Bibili lang kayo ng pang isang syringe lang. So ito na po. Kapag sinasabi na sa liig tayo mag-i-inject, ang tamang site po ng pag-i-inject sa liig ay yun pong sa likod ng tenga ng ating mga alagang baboy. So nakikita nyo kanina,
Yun po yung site, tamang site ng pag-i-inject sa liig ng ating mga alagang baboy. Ito yung sinasabi ko, Swerte Fools, na napaka komplikado ang pag-i-inject ng baboy, kasi ang baboy kapag ini-injectan niyan, malikot. So kailangan po talaga natin na sanay na po tayo sa pag-i-inject at alam na natin yung way ng pag-i-inject po ng ating mga alagang baboy. Kapag marami yung i-injectan po ninyo, ay kailangan nyo pong lagyan ng marka yung kakatapos na inject na baboy. Pero tulad nitong sa amin, lima lang sila po, kaya po alam po namin kung saan na yung natapos ng na-injectan. So hindi na namin nilalagyan ng marka. So yan, tapos na po ang pag-i-inject natin sa ating mga alagang baboy. So ngayon ay pag-uusapan naman po natin yung mga tanong natin kanina. Hoy, Swerte Fools, ay uumpisa na po sana natin yung ating pagsagot ng ating mga tanong. Pero po, umuulan po dito. Yan po. Yan, umuulan po kasi dito. Tapos mababasa po ako kasi yung ano namin. Yan o, marami na siyang butas. Yan, so maraming butas. So maghahanap po ako ng lugar na hindi po ako mababasa. So, dito na lang siguro. Dito. Diyan. Kasi wala. Hindi butas-butas yung ano. Yan, so ilalagay natin. Dito tayo, Swerte Fools, para talaga maka-explain ako ng bongga. Okay, so walang mga butas kasi. Yes! So, nandito na po ako sa bubong. Nimpyo na ba kayo ninyong atop diri? Oh, daghan kayong cobwebs. Okay, Swerte Fools. So, nandito ako. Sobrang lapit lang ng bubong sa akin, Swerte Fools. So, ang dami pang cobwebs. Dahil maambon kasi doon sa ano, dyan, maambon kasi dyan. So, kailangan nating lumipat para maka-explain ako ng todo sa inyo. Maka-explain ako at magpag-uusapan natin ng walang disturbo kasi maambon. So, nandito ako sa malapit sa bubungan. Ano ba ito? Kukunin natin yan kasi distraction. Yan. Sobrang mahangin po kasi pakalakas ng ulan dito. Hindi naman masyadong malakas, pero maambon po. Okay. So, start na po tayo, Swerte Fools. Sorry po. Start na po tayo. So, sasagutin na po natin ang tanong na ilang ml po ba ang i-inject na vitamin sa ating mga alagang baboy at ilang beses po sa isang buwan ang pag-i-inject po natin sa kanila. So, ang recommended dosage po talaga ay sa biik, pagka 10 days old ng biik, ay mag-i-inject po tayo ng vitamins 1 ml. Pagka ika 25 days po, ay mag-i-inject ulit ng 1 ml na vitamins. Then, pagka 60 days old, ay mag-i-inject po ulit ng vitamins 3 ml na po. Yun po talaga ang recommended dosage. Pero, dito po kasi sa amin, ni-regular ko po kasi yung pag-i-inject sa kanila. So, ginawa ko po siya na 1 ml lang po parate sa loob po ng 5 beses. Okay? Every after 15 days. Yun po yung pag-i-inject ko ng vitamin sa aming mga alagang baboy. So, mula nung naisilang yung biik, yung ika 10 days old niya, nag-i-inject po kami ng 1 ml na vitamins, Bilamil vitamins. After pagka 25 days old ng biik, ay nag-i-inject ulit kami ng Bilamil vitamins, 1 ml pa rin. Ka 40 days ng biik, mag-i-inject ulit kami ng 1 ml na Bilamil vitamins. Then, pagka 55 days, ay mag-i-inject ulit kami ng Bilamil vitamins, 1 ml pa rin. And 70 days old, ay 1 ml pa rin na Bilamil. Yun po yung regular na pag-i-inject namin dito. Pero kung i-compute po natin, pareho lang po talaga sa recommended dosage. Iba-iba lang po yung dami ng ml at yung araw na ng pag-i-inject po natin. Dahil yung sa amin, every 15 days, 1 ml, kung i-compute po natin yon ay 5 ml po lahat yon. Yung sa recommended dosage na
1 ml 10 days, 1 ml 25 days, at 3 ml 60 days ay pareho pa rin po. 5 ml pa rin po yung naituturok or nai-inject sa mga alagang baboy. Iba-iba nga lang po yung number of days ng pag-i-inject. Pero kung atin pong i-compute, pareho lang po na 5 ml yung nai-inject natin sa ating mga alagang baboy. So nasa sa inyo na po yun. Kung ano po yung mas gusto nyong piliin or mas komportable kayo sa pag-i-inject ng vitamins sa ating mga alagang baboy. Sa mga baguhan po, lalo na po kapag bago pa lang po kayo sa pag-i-inject at pag-aalaga ng baboy, mas mainam po na yung 1 ml every 15 days yung pag-i-inject po. Kasi yung 1 ml po kasi, pwede kayong gumamit nung maliit na karayom na syringe, okay? So yun po, hindi kayo masyadong mahirapan at hindi masyadong masaktan yung baboy na ini-injectan ninyo. So dahil po doon ay hindi naman po masyadong maglilikot yung baboy pag ini-injectan. Yun po yung parang yun po yung parang makakatulong sa atin lalo na kapag baguhan po tayo. Kasi kapag yung ano kasi, kapag yung 3 ml, yung malaki-laki na nakarayom na syringe yung gagamitin natin. Pag yun po kasi, talagang mas lilikot yung baboy kapag naituturukan ng injection. So, mahihirapan po tayo sa pag-i-inject, lalo na kapag baguhan pa po tayo. Okay, so sa fattener naman po, ay yun pa rin po, 5 times 1 ml na vitamins for every 15 days at after po nun ay isang buwan ay after po nun ay maghihintay na naman po tayo ng 30 days or isang buwan at 3 ml po yung ating i-inject sa ating mga alagang baboy at yun na po yun, doon na po kami mag-stop ng injection sa ng vitamin sa kanila. At sa inahing baboy naman po, yung pag-i-inject po namin ay after purga, di ba po pag nagwalay tayo ng mga biik sa ating mga inahing baboy, ay pupurgahin po natin sila nung aktong araw na yon. So after po ng purga, 1 to 3 days ay pwede nating injectan sila ng 5 ml na vitamins. Yun po yung sa inahing baboy. And then, yung araw po mismo ng panganganak ng ating mga inahing baboy ay i-injectan po natin siya ulit ng 5 ml na vitamins. Para po yun ay lumakas at manumbalik yung resistensya niya sa kanyang katawan. Then, after panganganak niya, after 21 days, ay mag-i-inject po ulit tayo ng vitamins na 5 ml sa ating mga inahing baboy. So, yun po yung pag-i-inject po, yun po yung dosage ng pag-i-inject po namin dito ng vitamins sa aming mga alagang baboy. Okay, so bago po ako mag-end, Sir Tifos, ay gusto ko po sanang mag-shoutout po sa ating viewers na nanonood po sa ating mga previous videos. So, shoutout po kay Sir Tifos Rolando Morada. Shoutout po sa'yo. Maraming salamat po sa panunood po sa ating video. At kay Pinoy Vlogger po. Okay, Pinoy Vlogger, maraming salamat din po sa panunood po. At kay Ka-Farmer Pelot Vlogs. Yes, magandang araw at sobrang maraming salamat po sa panunood po sa ating videos. Palagi ko po siyang nakikita po sa comment section po ng aking mga videos at siya po yung una-unang nag-comment po sa ating previous video, yung sinusundan po ng video na to. Siya po yung unang nag-comment. Maraming salamat po sa iyo, Ka-Farmer Pelot Vlogs. Maraming salamat po. Sobrang maraming salamat po sa panunood po ng ating video. At bago po tayo mag-bye-bye, ay gusto ko pong sagutin dito kahit po na isagot ko na sa comment yung mga tanong ng ating mga viewers, ay sasagutin ko po ulit dito para po yung iba na nanonood ngayon ay baka pareho din po kayo ng tanong. So, meron na po silang sagot sa mga katanungan nila. So, kay Ayan Lamoste, ang tanong niya po ay ilang dosage po madam pag 30 kilos na yung baboy. Okay. Pag 30 kilos yung baboy, pasok po yan siya kasi doon sa 70 days old ng baboy. So 30 kilos, pasok po yung timbang na yun doon. So ang pag-i-inject po namin sa 30 kilos na baboy ay
1 ml, pero every 15 days po yun ha. After 15 days, mag-i-inject ka ulit ng 1 ml. Hanggang sa mag 70 days old na yung baboy mo. 1 ml every 15 days. Mula ng biik pa siya. So, second question po, galing kay Hermes Bacalso or Hermes Bacalso. Ilang beses ini-injectionan ang baboy? Maliit at malaki na baboy. Okay. So, yung tanong niya ay ilang beses ang pag-i-inject? So, ang pag-i-inject po namin dito ay 2 beses po sa isang buwan. Every 15 days. Yun po yung pag-i-inject natin sa maliit at malaking baboy. Meron lang po siyang pagkakaiba kapag malaki na yung baboy mo, ay hindi ka na magwa 1 ml. Nasa 3 ml or 5 ml na yung i-inject mo. Pag sobrang laki na ng baboy mo. So, dito po mag-i-end ang ating video. Maraming salamat po sa lahat po ng nanood. At huwag niyo pong kalimutan pong mag-like at mag-subscribe. Salamat po!